Welcome back mga Kohornios, and today ipapakita ko sa inyo kung paano ko ginawa ang aking overflow para sa aking sump filter. Umpisahan na natin. Let's roll the intro. Good evening. Kahapon, ginagawa ko yung overflow para sa tank na yon. Lalagay ko siya na sampa. Maliit lang siya pero nag-experiment lang ako. So, ito yung kinalabasan ng aking ginawa. Bali, 1 1/4 yung size ng ito, lahat ito. Pati itong tubo. 1 1/4. Yan. So, overflow para sa tank. Ang gamit niya, ilalabas niya yung tubig sa tank. Dito siya papasok. Akit siya rito. Itong vinyl na pipe na ito, o tubing, sorry. Akit siya, ipapasok ko siya dito. Dapat umakyat yung tubig. Tapos bababa rito. Papunta sa filter niya, sa sump filter sa baba. Hindi ko pa siya na-try ng ganito kasi pinagdikit-dikit ko na ito, naka-cement na siya, so mahirapan ako i-adjust. Kailangan siyang gumana. Ito eh, ginaya ko lang sa isang nag-YouTube, pero iba yung gawa niya kasi ito naka-paling sa side na yon. So ito kasi hindi kakasya sa likod, kung itong elbow ay nasa side na ito dito, so kailangan naka side siya. So tatry natin, siguro pareho lang, subukan natin kasi ang mahirap yung paghihigop ng tubig kasi kailangan kong lagyan ng tubig to papasok dito. So yun ang challenge, try natin. Okay game, try natin ilubog para siya makatubig. Medyo malaki siya sa timba. Kaya, Diyos ko, mamamablema ako magpasok nito. Masyadong maliit yung timba ko. Kailangan kasi nakalabog to eh. Tatry na lang natin. Tila natin. Kung paano ko siya maipapasok sa loob ng hindi umaangat. Kasi mahirap pag nagkaroon siya ng hangin. Ayun. Ayun, wala na lang tinila. Kaya ulit. Ganyan talaga kapag walang alam. Pet malu. Kasi kayo siguro nanggigigil na sa ginagawa ko, no? Try ulit natin guys, try ulit natin. Manahimik ka, nakoconcentrate ako, ha? Ito naman, init ulo mo agad. Ay, salamat. Ay, ito guys, ha. Kumana rin, pero... Wow, okay nga naman, oh. Okay din. Galito on. Patayin natin ito, tingnan natin kung mag-i-stop kusa. Kasi pag nawala na yung tubig doon, mag-i-stop siya. Ngayon, di ko lang alam kung mag-i-stay yung tubig sa vinyl o mauubos din siya. Try natin, ha? Ano man siya? So far, so good. Ayan. Medyo mabilis na yung flow niya. Okay na yan.
ang purpose niya para hindi mag-overflow yung sump sa baba. Konti kasi pag bawa nasira yung pump sa baba, may hangganan lang kung saan siya titigil yung tubig, hindi siya dadare-darecho. So ayan. So guys, good. Kasi tanyo, ang importante itong vinyl na ito ay meron pa siyang tubig. So tumigil na siya. Nag-stop na siya. Kasi wala na siyang inihigop. Ngayon kung lalagyan ulit natin siya ng tubig, magpo-flow na naman yung ating overflow. Ay, okay na lang. Ah, mahirap lang ipasok kasi yung vinyl tubing naka-curve siya, hindi siya diretso. So sumasangga siya sa mga fittings ng pipe. So okay naman. I-install na natin para malaman natin kung maganda yung ano, yung flow niya. Okay. Check natin. Yes, so ito yung pinaka-return ng water papunta sa pump, sa sump filter. At dinagyan ko siya ng valve para makontrol ko yung flow. Medyo mabagal pa yung flow kasi papalagi ko maliit pa rin yung 1 and 1/4 eh. Pero nakita nyo from up to down, ito yung tubig na nanggagaling sa tangke. Tapos naglagay pa ako ng isa na parang tulong, yung isang tubong maliit na yon. May vinyl hose papunta rin doon. So dalawa sila ngayon kasi masyadong malakas yung aking water pump. Itong water pump ko, hindi ko na ma-adjust, hindi ko siya mahinaan. So ang return niya napakabilis papunta sa tank. So nauubos yung tubig dito sa ilalim. Kaya kailangan balance sila. So kaya nagdagdag ako ng isang maliit na tubo. At yun ay hinikop ko papunta rin doon sa sump pump. So nilagyan ko rin ng cap para hindi mapasok ng mga pagkain. And guys, yan ay nakita nyo naman na tahimik, hindi masyadong ma-current yung tubig. So very successful naman yung ating overflow. Hopefully huwag mawala ng kuryente at dare-darecho lang yan, magkakaroon siya ng magandang flow. Ayan ang maganda sa sump filter. Yung paggawa niyan, ilalagay ko yung links description below. At panoorin nyo na lang yung video niya kasi very detailed yung kanyang mga measurement. And mga kahornish, dito po nagtatapos ang ating video. Kung kayo po may mga tanong, suwestiyon o agam-agam, iwan nyo lang po sa comment box. Mag-subscribe na rin po kayo at i-like ang ating channel. At hanggang sa muli, happy fish keeping! Tumigil ka nga dyan sa kakaalaga mo at magluto ka na. Kutok na yung mga anak mo. Kanina pa humingi na pagkain. Ano ba yan? Ako ang paglulutuin mo. Ako ang hari ng bahay. Bakang buhay, yari ka. Wow, talaga lang ha? Kala niya. Busy. Anong sinasabi mo? May sinasabi na? Oh, ito sa'yo. Luto ka na ha? Kung hindi yan okay, na lang. Magluluto na. Okay na. Oo, oh, pupunta na ako dyan. Luto na. Tanggal ang angas mo.